Kung ikaw ay nareject mo si Kristo, you are condemned. Kung alam nyo mga kapatid, huwag kayong magagalit, huwag kayong mayayamot. Minsan, pinupunit yung truck sa harapan nyo at gusto nyo pagsabihan, huwag. Ang trabaho nyo lang, ibigay ang trucks. Minsan, nagkakato kayo, tapos hindi kayo binuksan. Minsan nag-soul winning kayo, minsan nag-share kayo ng salita ng Diyos, minsan nag-share kayo ng kaligtasan, mga kapatid. Pero sa tingin nyo, sa puso nyo, mukhang hindi tumanggap kay Kristo, keep on lang, sige lang. Ang trabaho lang natin is to share the word of God. Ang trabaho ng Panginoon, magligtas. Hindi mo trabaho ang magligtas, mga kapatid. Ang mahalaga, nakapag-share ka. Ang mahalaga, kahit mainit, nakapaglingkod ka, nakapag-share ka, mga kapatid. Kaya, tayong lahat, mga kapatid, ay almost every day nasa labas. Ngayon lang hindi. Siguro mag-one week na. Dahil, trinangkas tayo. May social media, may Facebook, may TikTok, may IG, may Twitter, may YouTube. Gamitin nyo ito upang ipangaral si Kristo. Tignan nyo. Binabalik na naman ko yung aking mga posts sa YouTube. May 5 views, may 1 view, may 2 views, may 10 views. Wala akong pakialam kung may 1 view or 2 views. Ang mahalaga, kung may mag-views man o wala, ipangaral si Kristo sapagat maraming taong mapapahamak, mga kapatid. Kung si Noah, mga kapatid, almost 100 years na nag-preach, 100 years na nagbabala, 100 years na gumawa at gumampan sa ministeryo ng Diyos. 100 years! Pero ang naligtas ilan? Yung asawa ni Noah, yung tatlong anak niya, at yung tatlong asawa ng anak niya, plus yung mga hayop, yun lang ang naligtas, 100 years! Kaya wag kang magmumukmuk kung may nagpunit ng truck sa'yo o nireject ka, mga kapatid, wag kang magmumukmuk. Magbunyi ka, at least ginawa mo yung part mo, ginawa mo yung best mo. Why? Because many people are perish. Sabi ko, pinahabol ako sa asong itim na malaki. Sabi ko, Pastor Anwar, hinabol kami ng asawang may daradalang itakat. Kala, tatakay kami. Kala, niligawan ni Pastor Anwar kaya yung asawa. Marami akong karanasan. Tumawid ng dagat, doon kay Pastor Rapi, doon sa tumawid kami ng ilog, muntik na kami mabagbag ng mangka, ng balsa. Doon ako nag-preach. Sa patay, nag-preach ako, pambihira yan, dardara ko yung organ. Nahulog ako sa palaisdaan, nagkalahating katawan ko, basa, bahanggang baywang. At least nag-preach! Nag-preach ako, pero tinungayaw ako, nagdyan sa balayan, nung lasing, doon sa patay. At least nag-preach! Wala na akong pananagutan doon, mga kapatid. At least ginawa ko yung best ko, ginawa ko yung gusto ng Diyos. At ang Diyos lang bahalang magligtas kung sino man ang tumanggap kay Kristo at mag-reject.